Ahoy! Kamusta mga wrap-up pits? Magandang yaman sa inyong lahat. Sa video na to ay magde-demonstrate tayo kung paano yung mga like computation kapag ikaw ay actual na nagte-trade o scalp o invest sa Forex. Makikita ngayon natin, meron tayong section dito ng pang sell shorting. Ito, dalawang transaction sell shorting. Meron naman tayong buy low and sell high na transaction. So mapapansin ngayon natin kung ano yung pagkaka-discuss ko dito paliwanag sa may buy low sell high. Ganun lang naman din yung sa may sell shorting. So ngayon dito mag-e-enter ka ng buy kung magkano yung presyong bibili mo at maglalagay ka dito ng lot size. It's either ultra low standard o ultra low micro ang iyong pwedeng makompute dito na automatically magkocompute mag-isa to pag nag-enter ka na ng mga value amount. Ngayon, kapag enter natin ng presyo dito at ng lot size, automatic magbibilang na ito kung ilang volume ang iyong binili, volume o unit, at yung mismong suma total na iyong kapital base sa kung magkano man yung nilagay mong market price dito bilang buy. At syempre, automatic lalabas din dito yung return mo kapag na-enter mo na yung sell price mo. At bukod pa doon, makikita natin total profits by value, total profits by percentage, at kung ilang pips ang iyong kinita na andito, lalabas dito. So example, maglagay tayo ng 1.15678. Diba? So usually sa Forex, that's like 5 decimal places yung mga numero, di ba? So maglagay tayo kunyari ng 0.10 lot, okay? So sinasabi ngayon agad dito sa 1.5678 sa lot size na 0.10, that's equivalent into 10,000 volume or 10,000 na unit. At base sa market price o sa presyong binili mo na 1.15678, ang suma total na kapital niyan ay $11,565.80. Ngayon, kapag nag-appreciate yung presyo ng 1.15700, lalabas meron kang temporary gain na $2.20. Ang kinita mo 2 pips. Ganon. So, para mas maintindihan mo kung paano bumasa niyan, ay basahin nyo mismo yung aking post kung paano bumasa ng pips. Which is price interest points. Ang ibig sabihin ng pips. Kaya makikita natin, Alexonse Forex Repa Pips Calculator. So, ngayon, sa pamagitan nito, pwede mo munang makita magkano temporary loss and temporary gain mo. Katulad nito, bumili tayo ng 1.57678 na benta kunyari natin ng 1.15700. Paano halimbawa bumili ka nga at bumagsak naman ito sa saktong sabihin na natin 1.15450. Yan, talo tayo. Okay? 1.15450 temporary loss mo $22.80. At siyempre, kung ibabalik natin sa linya ng 600, sabihin na lang natin, 1.15690. Diba? 1.15690. Temporary gain mo lang ay $1.20. Pero kapag yung ika third decimal place ang nagbago, kunyari naging 8 yan, 800 pala, yan, panalo tayo ng $12. So, ganun yun. Ngayon, kapag sa may sell shorting naman, babalik na rin mo lang idea. Yung sell mo, dito. Yung buy mo, dito. Etong sell na ito, dito yan. Etong buy na ito, dito yan. Kumbaga, wala ka naman talagang position, wala kang hawak na volume, magse-sell ka. Tapos, para manalo ka, dapat bumagsak ang presyo. Ganun yung style ng sell shorting. Hindi katulad yung style ng buy low sell high. Dapat bumili ka ng mura, bagsak na presyo. Tapos pag umakit yung presyo, doon ka panalo kapag nag-appreciate. Pero sa may sell shorting naman, magbebenta ka.
na kung saan ang goal mo ay mag-depreciate yung presyo o bumagsak para manalo ka. Yun yung method ng sell shorting. Sasabihin na lang natin, bili tayo, babalikta rin natin ito. Kakapin natin itong pagkakabenta, which is dito sa sell. Tapos, lagay natin yung lot size, 0.10. So, mapapansin ngayon natin, wala pang capital dito kasi selling niya, walang ano, di ba? Dapat return lalabas siya. So, gagawin ngayon natin, makikita natin yung pagkakabili natin dito. So, gagawin natin, yung market price, 1.15800, tapos bumagsak niya sa 1.15678. Pak, eto, panalo tayong $12. May kita natin, $12.20, $12.20 din ang kinita sa may buy low and sell high. $12.20 rin ang kita natin sa may sell high, tapos i-close mo dito sa may mababang presyo. Na-guess nyo, mataas na presyo, 1.15800, tapos kin-close mo dito, which is buy back or close, 1.15678, panalo ka ng $12.20. That's 11% ng kabuang kapital mo na lumalabas na 11,567.80 na nakabase sa 0.10 na lot na kung saan equivalent total unit of volume 10,000 volume. So ganun ang diskarte pagdating sa Forex, buy low sell high or sell shorting. Sana sa video na ito, nagkaroon ka ng idea. Kung makikiepal, buraot, nervous ka lang din sa usapan na ito, napaka-importante, magdaan ka sa formal paid training. Huwag yung salsal lang dito, salsal dyan ng kung anong klase nakikita mo, tutorial video sa every fucking way online. Hindi sapat yung nagbabasa ka lang kuno ng whatever shit na librong binili mo. Hindi rin basta sapat yung nalolod ka ng mga whatever shit na video katulad nito. Ang sasapat sa'yo, yung magdaan ka mismo sa literal process of educating yourself. Di ba? Magdaan sa literal process of education. Formal paid education para magkaroon ka ng proper concrete foundation. Nasa ganun, hindi ka manatiling pagiging buraot lamang. Gets? Mag-value ng time.